mag-ano ka, mag-sacrifice ka sa labas na hindi umuwi ng isang buwan, at least sana naman lang kumita ka. Yun kahit pa paano eh. Yes! Yun yung maganda mula rin nung, eh. Ano, mula nung umalis ako, January 3, nakapitong biyahe lang ako sa loob ng isang buwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang pito yung ngayon. Delivery ko ngayon January 31st. Itong load natin nandito. Ayan. So ang una kong biyahe nung January 3, guys, good morning. Ayan. Ayan, pagagaling ko lang ng ano, ng grocery. Sinamahan ako kanina yung isang kababayan nating si Kulokoy Tracker. Shout out sa iyo, Ading. Thank you. Bumili ako ng konting pagkain ko. Meron akong broccoli, chicken bread, chicken, buong manok. Kasi naubusan na ako ng ano, ng stock. Meron tayong avocado. Yan. Tapos minute rice. Yan. Tapos may saging. At meron akong milk. At meron akong pata. Pata ng baboy, guys. Ito ngayon ang lulutuin natin. Kaya magluluto ako ngayon dito. Labas ko yung mga ano ko, gamitan ko ngayon. Tapos saksak ko yung mga ano dito. Pangalawang bahay na natin ngayon ang truck dito sa ano, sa labas. Bahay natin, pangalawang bahay. Nasa labas tayo. Ang truck ang pangalawang bahay natin. Sure lang natin umahapon. Then kaldero ko. Yan. Kumpata. Wow. Pakuluan natin. Oops, laglag pa. Basa natin konti. Kunting ugas lang. Yes! Sabay pakaloyin natin. Walaga yung, ano, yung tubig. Wala tayong sink dito eh. Natin ng sabaw. Magluluto tayo ng ano, guys. Magluluto tayo ng masarap na sabaw ngayon. Since nandito tayo sa karsada eh. Kakain tayo. Of course, itong mga to, ilagay ko na. Meron akong gatas. Gatas naman tayo paminsan-minsan. Para sa buto-buto. I mean, sa buto natin, bone. Wala na kasing laman ng aking fridge eh. Kailangan din madagdagan. Lagyan ko ng gulay. May gulay pa ako natitira. Tapos, ito ilagay ko. Baka mamay masira itong aking abukado. Manok, dyan lang muna yun. Good.
gulay ko na yun, ilalagay ko na lahat yan. So, itabi na natin itong peanut. Magkakanin tayo ngayon. Wow! Dulas, baka mana, dumulas pa ito. Yun, takpan natin. Lagyan ko ng ano, kasi medyo hindi pantay yung ano, slanting eh. Takpan natin ng kutsara. Yan. Antay lang natin kumulo. Marami akong mga kinuhang mga ano doon eh, mga paminta doon sa ano. Kasi kapag ka, ano, pwede kang kumuha ng paminta eh, mga kapag bibili ka ng chicken. Mga sauce, ganyan, libre itong mga to eh. Pag magsisinigang tayo guys, meron akong pang sinigang dito eh. Ganito lang ang ano, tignan nyo itong setup ng aking ano, ang aking truck. Itong plywood na ito na ginagamit ko, ginamit ko rito para kung gusto ko magluto. Ito yung nandun sa higaan ko kapag nag-exercise ako, pinagpapatungan ko ng kung ano-ano, yung mga dumbbell ko pinapatong ko doon kasi plastic lang yung nandun eh, kaya bumili ako nito para sa ganun may matigas na mapaglagyan, mapagpatungan ako dito ako nag-exercise ng abs ko, chan ko kapag ka gusto kong mag-exercise dyan. Yan, meron tayong ano rito. Ito tayo guys, sinigang flavor mix, meron din tayo. Yes! Ayan, sinigang flavor mix. Ayan. Alayan mo naman kasi matagal na ako guys dito sa ano, dito sa karsada. Mga ano yun, buksan ko itong ilaw, I mean itong bintana natin para kung umusok, lumabas yung ano. Lumabas yung usok ng linuluto natin. Malayo mo naman kasi ilang araw na rin ako sa karsada guys, mula January 3 ako lumabas ng bahay. Ngayon is January 31 na ngayong araw na ito. Tagal na. Mag-iisang buwan na ako sa February 3. Dumaan ako sa bahay nung nakaraan. Kasi galing tayo ng ano, ng east doon sa Montreal, yung load nating Montreal eh all the way to Calgary. Sa bahay dumaan lang ako ng ano, ng ano lang 15 hours lang ako sa bahay guys, hindi man lang ako nagtagal. Wow. Eh, hindi ko na enjoy. Hindi mo masasabing home time 'yon kasi hindi ka nga nag-receive doon sa bahay. Tapos dagdagan natin ng broccoli. Hindi nga ako nag-receipt sa bahay kaya hindi ko masasabing home time yung nangyari sa akin doon. Pero ganun pa man, matagal tayo sa labas, hindi rin kumita.
Ano na kaya ngayon ang company na magbibigay ng magandang ano, yung bang kahit mag-sacrifice ka sa labas na hindi umuwi ng isang buwan, at least sana naman lang kumita ka. Yun kahit papano eh. Yes! Yun yung maganda ron eh. Nakailang biyahe lang ba ako nung itong buwan na to? Ayan. Okay lang sana guys kung kahit matagal tayo sa karsada, no? Basta kumikita man lang sana. Ito. Mula nung umalis ako January 3. Pitong biyahe lang ako sa loob ng isang buwan. 1 2 3 4 5 6 7. Pang-pito yung ngayon, delivery ko ngayon January 31st, itong load natin nandito. Ayan. So ang una kong biyahe nung January 3, nagpunta from Turk, nagpunta ako ng North Carolina. From North Carolina, nagpunta ako ng Nova Scotia. Yan. Pero nag-travel ako rito ng 100 miles empty para pick-upin yung load dun sa Wisconsin. Yan yung pangalawang ano ko guys, pangalawang biyahe ko. Natapos ko yan guys ng January 15. So ibig sabihin from January 3 hanggang January 15, dalawang biyahe lang ako. And then starting ng sunod na paycheck, cut off January 16 to 17 from Nova Scotia, naka-pick up ako somewhere in the way papuntang St. Laurent, Quebec naman, yun. And then natapos ko yun ng January 17, and then nag-pick up ako St. Laurent papunta ng Calgary. Natapos ko ng January 23. Yun. Yung way ko, St. Laurent to Calgary, duman ako ng Winnipeg. Duman ako sa bahay, dun ako natulog, 15 hours lang. Hindi mo masasabing home time yun. Kumbaga sa ano, hindi ka nga nakapag-resit eh. Sinabi ko sa kanila, baka naman pwedeng, bigay nyo na sa iba yung load na to, tapos mag-resit ako, tapos i-plan nyo na ulit ako kung baka tapos kong mag-reset. Wala daw kukuha. Tapos kung sakali man, sabi sa akin, maghihintay ka ng mga 4 o 5 araw dito sa Winnipeg bago ka makalis. Sabi sa akin. Sabi ko, ang hirap naman yung bigay sa akin yung parang choices. Kaya wala akong magawa kundi talagang tinakbo ko ito. Ayan. Ayan, no? So, January 23, Calgary. After that, ang sunod na biyahe is Calgary. Nakapick up ako ng from Calgary, nagpunta ako ng Surrey, BC. Yun, dun sa Vancouver. Ayan. So, natapos ko yun ng January 25. Surrey. Ang sumunod, nagpick up ako ng sa Surrey, BC papuntang Kent, Washington. Sa mga nakasunod sa Facebook page natin, may mga na-share ako doon na tatlong delivery ko somewhere in Washington, doon sa city delivery. Ang hihirap pa ng mga yun, talagang inabot ako siyam-siyam dahil ayokong may masagi. Natapos yun ng January 27, yun. Tapos may reload ako ng January 29, nag-stop ako somewhere sa Stormwater, Washington. Uminto na ako doon kasi ang haba pa naman 29, 'di ba? So nakapag-reset na naman ako, nakuha ko na naman yung 36 hours reset ko, kaya kumbaga sa kalsada na ako nakapag-reset, guys. Sa totoo lang, wala nang proper home time nito. Ayun, so nag-pick up ako ng January 29 somewhere in Oregon.
ito ngayon load kong ito diyan, ito load kong ito, andito ngayon ako sa Calgary, dito ako magdi-deliver ngayon. Ang date ngayon is January 31st, yun guys. So ito ang trip envelope, hindi ko na ipapakita sa inyo guys kasi andito yung mga mahalagang information, nandito yung pangalan mismo at address ng mga pinipikapan namin at saka dinideliveran namin, which is ayaw ng company na ipakita pa yung mga ganyang mga bagay. Kaya pero basically sinasabi ko sa inyo na halos wala na akong home time sa ganitong klase ng trabaho. Kumaga, sa totoo lang, kung gusto niyo mag truck driver, kumanda kayo sa mga ganitong sitwasyon kasi hindi araw-araw Pasko ang nangyayari. Minsan ang buhay ng long haul truck driver ay para kang mayroong short contract, yung bang parang may nakakontrata ka 2 weeks, 3 weeks, 1 week bago ka umuwi, or every week or every month bago ka umuwi, katulad ko. Sad pero totoo, 2, 4, 6, 7 lang ang biyahe ko na nagawa sa loob ng isang isang buwan. Masakit, nakatotohanan, pero mahirap sa isang owner operator guys, no, na sa ganito, lalo kapag may pamilya ka. Kaya isa pa sa akin masasabi, alam ko maraming mga truck driver diyan na kasama natin na gusto talagang mag owner operator, magkaroon ng sarili nilang truck. Guys, pag-aralan niyo maigi ang pagkuha ng truck. Kung nakahanda kayong mag-stay sa karsada ng ilang araw, ilang linggo, okay yan. At take note guys, mahal ngayon ang bayad ng truck. May kaibigan tayo, may mga kakilala tayo na owner operator, ang monthly ng truck nila is 5,600. Ang monthly ng truck ko is $4,000. So kung kukwintahin mo yon, lamang sila ng 1,600. Ako meron akong may bubulsa na 1,600 kumpara sa kanila. So kung ganun ang binabayaran mo, ang late naman talaga ang kitaan ng owner operator ngayon, parang company lang kasi nagbabayad ka pa ng truck. Worth it ba? Kaya itanong niyo mabuti sa inyong sarili kung worth it ba mag owner operator at this time of the year, yung sa ganito, ha? Hindi ko kayo binibigyan ng hindi ko kayo dinadown, hindi ko kayo pinapahinginan ng inyong kalooban, pero ito ang masasabi ko lang is you need to think twice, 3 times, 5 times bago nyo pagdesisyonan yan. Kasi lahat ng sinasabi ko sa inyo is base sa aking mga experience ito. Hindi ako naglalay, hindi ko sasabihin ang company ko ay maganda o ano. Basta kung ano yung experience ko, sinasabi ko lang ganito talaga ang sitwasyon ng trucking dito sa Canada, especially owner operator. Kailangan mag-istis sa karsada para kumita. Yan. Sa katulad ko, hindi rin ako basta-bastang makakalipat ng company. Gawa nga lang, ang truck ko is sa powerless. Powerless kasi may mga sila sa powerless na hindi mo basta-basta may lilipat ang truck mo sa isang company na hindi affiliate sa kanila, kumbaga sa ano, kung hindi nakakontrata sa powerless. Yung powerless yun yung nagbebenta ng truck, yung financing group, yung powerless. Yan. Well, anyway, ang truck ko mag 3 years na ngayong March, sa awa ng Panginoon, 2 taong paghihirap at sacrifice na lang just in case, or kapag may pa
may awa si Lord, makakaalis na ako sa isang company. Pwede na ako pumunta sa isang company na hindi nila, hindi affiliate ng power lease. Marami siyempre, porsyo marami diyan na mga ano, ng mga company na maaari pa nating mapuntahan. Yun lang yun, guys. Sa ngayon, tiis-tiis lang muna. Okay. Wow, sa linuluto natin. Yes! Oy. Tumulo na dyan, oy. Guys, so, tignan na. Ah, let's go, tignan natin. Tulo na yan. Yes! Oh. Oh. Okay, matumbak ka pa. Tapos mayroon akong rice na ano, whole grain. Yan, Mr. Bean. Iano ko lang yan mamaya. Ipapakulo lang natin. Ay, ipimamicrowave lang natin yan mamaya. Woohoo! Ayos to. Dali lang naman to lumambo. At medyo matigas, pwede kong tirahin yan. Tapos lagay natin tong ano na, sinampalukang ano. Yan. Antayin ko lang kumulo. Lang muna, ayoko medyo maalat eh. Mamaya na lang ulit. Alright guys, medyo mainit na. Tanggal muna tayo ng damit. Yes! Ayan guys, oh. Meron tayong Minute Beans Original, sabi niya rito. Minute Whole Grain, sabi niya. Yan, naglagay ako dito. Tapos nagyan ko ng tubig para tama-tama. Ilagay ko lang sa microwave oven mamaya. Tuloy, ilagay ko na ngayon. Pusin ko lang muna ito bago ko siya i-ano. Ayan, kumukulo na. Woohoo! Yun. Yes! Sinasabi nila, meron tayong asin at saka paminta. Ayan. Huwag masyado sa asin guys ha. Ito lang yung mga iodized salt na pinuha ko sa ano. Sashay-sashay lang na iodized salt. Yan, meron ako. Marami ako dyan eh. Kinukuha ko sa truck stop. Yan. Okay. Pwede na to guys. Pwede na to. Sarap naman nito. Halina kayo, sino pa bang ano, magkisabay na kayo sa akin kumain. Yun. Ang sarap nito, mga lodi. Tikman natin ang sabaw. Panalo. Yun, isang kuluhan na lang yan. Tapos anuin ko muna yung aking ano, aking rice. Para sa ganun eh, pwede na, ilagay ko sa 5 minutes. Wait natin siya ng 5 minutes. Alright guys. Yes. Alright mga idol, pwede na lahat. Here comes with my rice. Brown rice. Kumainit. My brown rice right here. Then, since this one,
gagamitin ko na yan para sa ano. There you go. For my soup. Special soup. Yung ingredients is just a bok choy, broccoli, water, and pork. Pork feet. Yan guys. Yan. Once again, if you guys like this video, please don't forget to share for all of us. Yan guys. Yan. Sino ba bang hindi kumakain yan? Tara, kain tayo. Let's eat. Yan. Okay. Saging. Siyempre, meron tayo niyan. Tapos tubig. Yan. Tapos kain na tayo. Of course, before we eat, we just gonna say grace, guys. Yan. So magdadasal lang ako ng kunting dasal para sa pagkain natin. So in the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. Thank you, Lord, for this food that you give me, and bless this food in Jesus' name, amen. Guys, thank you. Guys, salin na kayo, kumain na kayo, sumabay na kayo sa akin. Let's go, guys. Let's eat. Yan. Marami pang laman ito. Kumuhang ngayon, kumukulo pa rin. Yan. Tanggalin ko muna sa saksakan para hindi madrain yung battery ko. Woo! Okay na nga lang natin yan. Check this out. Look, guys, look. Wow! Oh. Kalambot. Oh. This is how you prepare your food, guys. Yes! Improvised kitchen inside the truck. Mmm. Tara guys, kain. Pwede niyong gawin ito, guys. Plywood lang ito. Open the both side of your door, yung salamin, windows door, so that the air come out here and go in that way. Yan, nahirapan na ako mag-English. So, pa naman mga kaibigan, no? Iwanan ko na muna kayo. Hanggang susunod na ito yung video vlog, no? Thank you guys for watching. Peace up. Bye-bye. Yes! Lakay Pinoy Tracker.